If you're all excited, let's go. Kilalanin natin sino ba si Provide. So for those of you, si Provide, so if for those of you don't know, Provide was established Feb 14, 2017. Valentine's Day, no? Fairly new, no? 7 years pa lang po tayo si Provide. We are a one-stop financial shop and we have close to 40 insurance company partners and it's still growing. To be exact, gaano ka close? We're 39 insurance company. Isa na lang, 49, no? So the poster that you are seeing, this was the poster from 2017 when we launched Provide sa SMX Convention Center, sa SM Aura Taguig. We launched Provide noong October 2021. We had the soft launch noong February, pero ito yung naging grand launch ng Provide, no? Sa October 2021. Okay? And then, just like any other business, any other company, I'm sure kayo may mission and vision. I-Provide may mission and vision din. And I'm proud sa aming mission. Kasi ang mission namin, we are, most of us are financial advisors. So this is not new to us. Si Ma'am Ruth may not be a financial advisor, but she's a teacher. So teach families, yan ang mission i-Provide. Provide solutions and uplift lives. Kahit balik-balik na rin mo, we would like to uplift lives. How? By providing solution. How? By teaching families. Ganon po yung mission ni Provide. Ang vision naman ni Provide is bawat family may isang member ni Provide na ang tawag ay provider. O diba, ang ganda ng play of words dito. Kasi bawat pamilya naman talaga may provider. Tama? Ito normally yung breadwinner ng family. So when we talk of provider, we talk of a person who can actually manage yung family's finances. No? Maraming provider na nakakapag-provide. Okay naman 'yon. Pero ang goal ni Provide is yung taong nagpo-provide dun sa company is well educated when it comes to financial management, no? So it's not about the money that you earn, but it's about the money that you save and invest. No, yan yung sinasabi natin. So far, nakaka-relate po. Thumbs up naman kung nakaka-relate kayo, no? Oh, by the way, no, would it be okay, and I'm asking for your permission, would it be okay if I record this session? Is that okay with you? Pag po may isang naghindi, I will not record this. But I hope everyone would is okay, no? Okay, so wala naman pong nag-ano. Alright, so let me just quickly hit the record button para ma-record po natin. Recording in progress. Ito. Thank you, Lay. Thank you, Ruth. Imelda, thank you for giving your thumbs up. Nakikita ko na excited talaga kayo, no? Si Ruth, parang naiisip ko, paano kaya yung 820 walang pera, 920 meron na, no? Mamaya na yun, Ruth. Mamaya na. Joke lang, Ruth. Ha? Okay, so, naniniwala kami na in a business, for it to become a successful business, it has to solve problems. It has to solve problems. We don't just put up a business just for the sake of earning money. That's part of it. But in order for it to be successful, no, you have to solve problems. Sorry, medyo nag-freeze kayo. Nag-freeze po ba ako? Or hindi naman? Dire-diretso naman yung boses? Am I coming in clear? No? Okay, so thank you. Alright, so what business are we in? We are in the business of solving future financial problems that may arise due to unforeseen events or poor financial decisions. So, kaninong problem yung sinosolve natin, no? It could be people, which is anong problem na nakikita natin or yung future financial problem caused by sickness, accident, and death. For most of you who are life insurance agents, this is not something new. Tama? O ngayon, ano yung madadagdag sa inyo?
No? Baka kasi meron kayong mga clients na lumalapit sa inyo na iba yung problem, pero concerning din dun sa yung future financial problems that you cannot solve. So si Provide is one avenue or platform wherein you can solve those problems. Problems on properties and liabilities. Example would be, pagka yung client mo nagkaroon ng car crash, malaking problema yan kung walang solusyon, no? Product liability, fire, no? Nasunog yung bahay na typhoon, no? O kaya yung nangyari sa Taal, natabunan ng mga abo, nasira, no? Nagkaroon ng interruption yung business, or yung business, no, na nasama sa litigation. Okay? So yan problema yan. Problema po yan. Okay? So yan yung sinosolve ni Provide. Okay? So next po natin, sorry, meron lang message dito. Let me okay, clear naman. All right. So ang next natin, eh, yun yung problema yung isasolve ngayon natin. Diba? Alam na natin kung ano yung mga problema ang isasolve natin. Either people, property, and liabilities. Pero kanino? Kanino yung problema? It could be problem ng family. It could be problem ng friends or relative. So yung mga problems na nararanasan ng mga taong close sa buhay natin. Or, did you know that you could also solve problems of corporate or future corporate clients? Ah, bakit? Alam nyo ba na in 2022, si PSA or yung Philippine Statistics Authority recorded, alam nyo bang 1.1 million ang business na nag-ooperate sa Pilipinas? Sa 1.1 million na yan, 99.59, hindi, no, konti na lang, no, 99.59 belongs to MSME. MSME stands for micro, tapos yung S is small, and then yung M is medium, MSM, and yung E is enterprise. So 99.59% ay karamihan dyan MSME. Ang tanong mo sa akin ngayon, eh ano ngayon kung 99.59% MSME. Alam nyo ba na itong MSME na ito, maaaring ito yung mga taong kakilala mo, kaklose mo na may negosyo, no? Or ito yung kakilala ng kakilala mo, no? Ngayon, yung 0.41%, yan yung mga large businesses. So ito yung mga SM, Ayalas, no? Pangilinan, no? Ramon Ang, si Tito Ramon Ang, yan. So maaaring kakilala mo yan, maaaring hindi, pero ang purpose namin, kaya namin pinakita yung 99.59, kung hindi mo kakilala yung mga large corporate clients, huwag kang mag-alala, kasi mas marami yung mga corporate clients na maaaring kakilala. No? Isang million yan. Hindi natin masasaturate basta-basta po yan. No? So, yan din yung mga, yung corporate clients na yan, pwede mo rin isolve yung problem nila. Now, the question is, what's the big opportunity? No? Your big opportunity may be right where you are now. Kung nasan ka ngayon, nakikinig ka sa Zoom ko ngayon, this may be your big break. I'll just show you, but baka hindi kayo aware that December 2023, this is for Insurance Commission, ha? There were about 310 billion, 310 billion with a B, capital B, premium income, no? Yung 310 billion premium income na ito, ang nagbenta nito, 266,709 licensed financial advisors. Pwedeng taga FWD yan, pwedeng taga Manila Bankers yan, taga Pro Life yan, taga Sun Life, taga AXA. Yan ang nagbenta niyan, no?
So 310 billion. Pero ito yung isang opportunity. Malaking opportunity yung life. Pero tingnan mo yung non-life. Kalahati ng 310 billion. Oy. Okay na yun, payag ka na. Alam ko ang kalahati ng 310 ay 16155, di ba? Pero pumayag ka na 134, malapit na yun. O 134 billion. Pero tingnan nyo, 16,086 licensed agents lang. Doon sa kabila, 266,000. Yung non-life, 16,000. Now tell me, is that a big opportunity or not? It is a very, 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 very big opportunity. No? And ngayon, you're just lucky to be here. Kasi nakikita nyo ito, maaaring hindi kayo aware, pero nakikita nyo itong, makikita mo itong opportunity. So, what's in it for you? What's in it for you? Ano bang mapapala ako dyan? No, kung isolve ko yung mga problema na yan, no? O ito naman po, continuous learning. Diba? Alam nyo naman, diba, isa sa mga, alam mo sa mga Pinoy, isa sa pinaka-importante para sa kanila education. Agree? So ito, continuous learning. Diba? Yung continuous learning, marami dyan libre. Pero meron ding may bayad. No? Pero regardless, sabi nga nila, mas maganda na yung may alam ka kaysa sa wala kang alam. So continuous learning, why? Kasi si Provide po provides continuous training. No? It could be different kinds of training. No? Product training, meron kaming pinagmamalaking CIRM. Ayan, later on, malalaman mo yan. Siyempre, pwede ba namang learning lang? O meron din tayong referral. Meron din tayong referral fees. And then, you get awarded in recognition. No? Pwede kayong maging award, ma-awardan at ma-recognize. And then, sino ba naman ang ayaw ng bonus and incentives? No? Sino ba naman ang ayaw ng bonus and incentives? So, sige. How do you become successful in this business? Para sa amin, successful ka sa business na to kung magiging multi-millionaire ka. Wala namang masama doon, tama? Ako kasi pag pumasok ako sa isang negosyo, gusto ko malaman paano ako magiging milyonaryo doon sa negosyo na yun. Kung hindi naman ako magiging milyonaryo sa negosyo na yun, medyo maring hindi ko siya pasukin or maring hindi ko siya bigyan ng oras ko. So, diretsahang usapan, how do you become a multimillionaire in this business? No? Total, nandito na kayo, ayokong aksayahin yung oras, diretsahin ko kayo. Alam niyo po, life insurance na negosyo, yung una lang, yung sell insurance, yan lang ang opportunity ninyo. Pero si Provide, we came up with a strategy na hindi lang pagbebenta ng insurance, kikita ka. Pwede ka rin mag-accredit ng agents. Accredit means magre-recruit ka ng agents. You can earn from that. And pwede ka rin mag-train ng agents. So, training the agents, meaning whether na-recruit mo yung agent na yon or na-recruit ng ibang tao, pero ikaw yung mag-train, you can also earn from that. So, I tell you right now, na sa mga non-life insurance company, most of them, yung mga partners namin, the only way for you to earn is to sell insurance. But sa Provide, tatlo, sell, accredit, and train. SAT, SAT, upuan natin, no? Para mangyari po yan, no? Yan ang pwede mong, pwede ka maging multi-millionaire po, no? And I'm not kidding. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Okay? Excited ba kayo doon? So far, am I making sense? Am I coming in clear, no? Wala po akong paligoy-ligoy. Diretso na. Kasi wala namang kaming itatago, eh, no? So, ayan. How do you sell insurance? What insurance do you sell? How do you accredit agents and how do you train agents? O, ito, isa-isahin natin. Doon muna tayo sa sell insurance. One-stop financial shop. So, for example, meron akong kakilalang agent. Meron ba tayong taga pro-life dito? Wala. Wala, no? Example ko lang, pro-life. Pero marami po tayong members dito sa Provide ng pro-life. So, let's say, okay, taga pro-life yung kasabay mong agent, Imelda.
no? Eh si Imelda, FWD provide, tama, no? FWD provide. So, yung taga ProLife, inoferan niya yung client niya. Sabi nung client niya, gusto ko ng life insurance. Sabi nung taga ProLife, oh, meron ako niyan. O meron akong ProLife Paa Plus, no? Yan. Sabi naman ni Imelda, meron din ako niyan. O meron din siyang FWD. Eh sabi ng client na, hindi, ang gusto ko hindi lang life insurance, gusto ko may investment na life insurance. O sasabihin ni nung taga ProLife, meron kami niyan, yung Paa Plus ko, BUL 'yun. Sasabihin ni Imelda, oy, yung FWD ko BUL din 'yun. Okay. Ngayon, sabi ng client niya, may company kasi ako. Gusto ko rin bigyan yung mga tao ko ng life insurance. O ito na, dito na magbabago ang usapan. Kasi sasabihin yung taga ProLife, ayan, oh, meron pa tayong isang papasok, no? Taga FWD, FWD din, no? So, good evening, Miss Kimberly Campado, also from FWD. Thank you for gracing us this evening. Good evening! Ayan, no? Miss Kim, dalawa kayong taga FWD ngayon. Si Ma'am Imelda is also from FWD. No, marami tayo, multicolor tayo ngayon, no? So, balik tayo dun sa kwento. Sabi ng taga ProLife, malamang ganito gagawin kasi walang group life si ProLife. So, kung hindi siya member ni Provide, wala siyang ma-offer, ang gagawin lang niya is either of the two. Offeran niya ng individual life insurance yung mga tao, which is more costly, or maghahanap siya ng kakilala niya na ahente na kaya mag-offer ng group life. In this case, kung sino man yung ahente na matatap niya, pwedeng ang mangyari doon, pwede siyang bigyan ng referral fee or pwede rin namang hindi. Tama? Ganun yung nangyari sa field. Pero si Imelda, dahil FWD provide siya, no? Kaya niyang bigyan ng group life insurance. Madami tayong partners dyan. Makikita niyo mamaya. Health insurance, makakalaban yung agent. Pero sa atin, no, FWD provide or Sun Life provide, AXA provide, makakabigay ka ng health insurance. Critical illness, makakabigay ka din. Group HMO, ayan na. Dito na sasabit yung isang agent na traditional na hindi member ni provide. Pero ikaw, makakabigay ka niyan. Vehicle insurance, makakabigay ka niyan. Travel insurance, house or condo, accident, prepaid, mutual funds, OFW insurance, pati micro, no? May mini na, may micro pa, no? Makakabigay ka niyan. Bonds, nako, ang daming pera dito pala sa bonds, no? Ano-ano po yung mga klaseng bonds? May long, may short, may A4, may COCON. Joke lang po, no? Joke lang yan, no? So, bonds. Government bonds, tsaka private bonds. And last but not the least, makakabigay ka din po ng memorial. No? Memorial. So far, nag-freeze na naman po ang mga pictures nyo, ang mga videos nyo. Ako po ba ay nag-freeze? O hindi naman? Hindi naman po. Clear. Yeah, so, clear naman. Alright. So, thank you, Kim. No? Thank you, Kim. So, yan po yung ating one-stop financial shop. Yan yung sa selling. Ano naman, sino-sino naman yung mga partners natin? Sabi ko kanina, close to 40. Gano'n ka close sa 40? 39. Okay, 39 po tayo, no? Ako, parang ano ah. Napupuno tayo ng FWD ngayon ah. Hi, Ma'am Shi. Good evening. Ayan, so, close to 40. So, ito po, no? Simulan natin sa life. Sa life and group life, kung ano yung kine-carry nyo na life insurance, no, wala, okay lang yan. Carry mo pa din yan. No? So, si Provide, ang kine-carry naming life insurance ay AXA. Pero we don't mind kung nakikerry ka ng ibang life insurance. It's okay. So, ang madadagdag sa'yo, pwede rin si AXA madagdag sa'yo, si Coco Life,
Pagka po mga company ang kalaban mo or government, at pagka nilabanan ka ni Coco Life ng group life, di ka mananalo dahil bagsak presyo po si Coco Life, no? Kahit ano pang ilaban ko dyan, laging nananalo si Coco Life. So panalangin mo na hindi mo makasabay si Coco Life sa presentation. Meron tayong Etika, Phil Life, meron din tayong Generali, Insular Life, Sun Life Grepa, at Philip, ito yung meron ka, Manila Bankers Life, no? Yan. So yan yung group life natin. And meron pa pong mga papasok, no? Meron pang papasok. So I'm just telling you na ngayon, ito yan. Pero may papasok pa. Color green. Yeah, color green. Okay, doon naman tayo sa non-life. O, yung una natin, in alphabetical order, si Alpha, si AXA Charter Pinan, si Bethel Insurance, kumpleto po ang Coco Farm family sa atin. Kanina sa group life, may Coco Life. Pagdating naman sa non-life, mayroon tayong Coco Gen, no? Meron din tayong Etika, meron tayong FAMI, meron tayong FGen na nagpapaka-Gen Z. Kasi ang FGen po, ibig sabihin niyan, Fortune Gen. Para sa mga Gen X Baby Boomers, Fortune General Insurance. Pero para sa mga Gen Z, Alpha Gen, yan, FGen po, no? Ang nag-iisa, ang naiwanan na insurance company ng Yumaong The King of Philippine Movie, FPG Insurance. Joke lang po yun, ha? FPG, no? Zwilling Pharma, hindi FPJ. Generali, meron din silang non-life. Meron din partner natin, yung RCBC na Yuchenko Group na insurance, Malayan, na ilo-launch po natin last Monday of June. Be there po, no? Sa office natin or via Zoom, pwede rin. No? Milestone Insurance. So, for those of you na hindi pa alam, meron ang Milestone, ang Bethel, ang Sterling, at ang Stronghold is under one umbrella under Stronghold Insurance, no? Yan ang mother company ng Milestone. Pacific Union, so si Pacific Union, pag pinag-usapan bonds, walang tatalo sa presyo nito. Silang dalawa ni Alpha ang naglalaban sa bond, no? Pioneer, kasama natin 'yan, SGI, no? Dating Monarch Insurance. Standard Insurance. Ayaw natin ng non-standard. So, ang kinuha natin, standard. No? Sterling kanina nabanggit ko. Stronghold nabanggit ko. And Ate Amihan, Kuya Lito, sabayan niyo ako. Kasama din natin sa non-life. St. Peter? Pray for us. Naka-mute sila. Pray for us. Meron na kami. Okay, kasama din po natin si St. Peter. Okay, HMO naman. HMO, Avega. No? Aventus. Si Aventus Clinic to. No? Si Avega. And IntelliCare. This is all under the IntelliCare or yung IntelliCare group of company. No? Si Asalus. Asalus yung pangalan nila. Kasama niya IntelliCare, Avega, Aventus. IntelliCare, HMO na group. O syempre, kilala naman natin si MaxiCare. Kung ayaw ng client mo kay MaxiCare, Medicard bigay mo. Kung ayaw, Pacific Group. Kung ayaw, PhilCare. Kung ayaw, Sun Life Grepa, Pinas, HMI. No? Sun ka pa. Wala ka nang hahanapin. Ngayon, kung yung client, joke lang. Wala dyan yung hinahanap, tapos meron siyang ibang gusto, pwede pa rin nating i-work out. For example, wala dyan si ValueCare, pero yung client mo, gustong gusto si ValueCare. No? Na, ma-work out po natin yan. So, kung mapapansin nyo, ito pong mga partners natin, lahat po ito, mga world-class kilalang kilala, no? So, dadagdag mo ngayon to dun sa kung anong meron ka. So, kami, hindi kami seloso. So, yung life insurance mo, kung gusto mong iba yung dahil
meron ka ng ibang kinikering life insurance, go ahead. Pero later on, yung mga wala ka, pwedeng dito kayo provide, no? So, paano po ba si provide? Naalala nyo ba yung dati, yung Sun Cellular? Naalala nyo po ba yun? Sino nakakaalala ng Sun Cellular? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sun Cellular. Nung hindi pa siya nabibili ni Smart. Diba? Ano po ba yung Sun Cellular? Dati, pagka Smart ka, bihirang-bihira na magta-transfer ka sa Globe. Pag Globe ka, bihirang-bihirang magta-transfer ka sa Smart. Pero nung lumabas yung Sun Cellular, na yung Sun Cellular is libre, Sun to Sun, limited go Smart, meron siyang Sun Cellular. So si Provide, parang Sun Cellular. Ano ibig sabihin nun? Naka-AXA ka, pero may provide ka. Bihirang mag-transfer yung AXA sa FWD. FWD, no? Meron kang provide. Sun Life ka, meron kang provide, no? So, ganun po yung idea natin, no? Okay. Next natin is, sa dami ng partner natin, bibigyan namin kayo ng recommendation. Again, these are just recommendation. Pag yung client mo, iba yung gusto, wala sa recommendation natin, okay lang. Pwede pa rin nating ibigay kasi partner naman natin yon. Example, travel insurance, Pacific Cross, Pioneer, Carter Ping An. Okay yan, no? HMO, individual po na HMO, AXA, MaxiCare, Medicard, PhilCare, Pacific Cross. Okay yan. Kung wala dyan, meron kang kinikere na iba, go ahead, no? PYRT or Group Year Renewable Term Insurance, AXA, InLife, PhilLife, Sun Life, Crepa, and Coco Life. O kung Group HMO naman, IntelliCare, MaxiCare, Pacific Cross, Medicard, Coco Life, PhilCare, InLife. Lahat po yan maganda. Walang perfect, pero at least somehow, itong mga partners natin, kilala, strong, no? Maganda po yan. Memorial naman, St. Peter ang inananin, pray for us, no? St. Peter. Ngayon, sa property naman, yung mold SGI and FGEN. Bakit sila yung recommend natin sa motor insurance? Mababa ang price, mabilis ang claim. Wala kang sakit ng ulo, no? Again, walang insurance company na perfect. Baka sabihin, eh, hindi naman ako naka-claim. O check natin, baka naman hindi bayad. Insurance, hindi naka-claim. O hindi naman ako naka-claim. Baka naman dun sa police report, lasing yung driver nung nabangga. And maraming reason. Pero kung wala naman kung nilalabag na batas at balance, meron po akong patotoo. Yung aking sasakyan, nabagsakan yung windshield ko ng bakal, basag. No? Ginawa ko, binidyo call ko po yung customer service ni SGI. On the spot, 20 seconds, approve ang claim ko. Video call lang. No? Ganun kabilis. Ang bilis po na. No? So sa fire naman, CocoGen, Standard, and Charter Ping An. Yan ang recommendation natin. So ngayon, pag-usapan natin, paano ka naman magbebenta? No? Baka kasi, naku, na-overwhelm na ako. Ang dami naman palang insurance. Anong gagawin ko? Paano ako magbebenta? Si Provide, mahilig pasimplihin kung ano yung kailangan mong gawin. So, kailangan mo lang gawin, punta ka sa website ni Provide. Dahil dun sa website ni Provide, may makikita ka dong support and then create a ticket. Support and then create a ticket. Pag clinic mo yun, isulat mo kung ano yung parang gusto mong support. No? So, for example, hindi mo alam kung ano yung insurance na nilagay mo lang dun sa ticket mo. Yung kakilala ko kasi, kahit Tagalog, kahit English, walang problema. Yung kakilala alam ko kasi naghahanap siya ng insurance para sa ganito. No? For example, kay Ate Amian, may event yung kakilang basketball sila, no? May mga bata kailangan niya ng insurance. Hindi pa alam ni Ate Amian, tayong admin,
Kami na bahala mag-figure out kung ano yung insurance na yon at kung ano yung mga requirements, no? Siyempre sa simula ganyan. Gusto natin sa simula mag-guide ka namin. Pero habang tumatagal ka na sa provide, yung mga ganong questions, maaaring dahil naranasan mo na or na-encounter mo na sa mga susunod, hindi mo na siya i-create ng ticket. Ikaw na mismo, kaya mong sagutin. Pero habang bago ka pa, create a ticket ka muna. And then, sasamahan ka namin mag-present and i-close yung account. So far, so good po. Okay, no? So gusto namin kasi confident ka. Huwag nang mag-alala, babackupan ka namin. No? Yan. Oh, teka, may nagpapa-admit ulit. Alam ko, ha? Yan, sa Divine. Okay, where do you start? Sa dami-daming products, where do you start? As a financial advisor, as a real estate agent, this is where you would start. Number one, life insurance. Number two, home insurance. Number three, car insurance. Yan muna, masterin mo yan. Why? Alam niyo po ba, as a real estate advisor, or as a real estate agent, perfect. Kung may kakilala kayong real estate agent, perfect. Nakakombine ng real estate ang insurance. Why? Alam niyo po, yung mga ahente ng kotse, pag nagbenta ng kotse yan, ang susunod na ibebenta niyan dun sa binentahan niya ng kotse, insurance ng kotse. Pero mga real estate agent, pag nagbenta ng bahay, yung insurance ng bahay, bangko ang nagbebenta, hindi yung ahente. Ba't ganun? Bakit hindi natin gayahin yung ahente ng kotse na nagbenta ng kotse, nagbenta rin ng insurance? Kaya ako siya tinawag na perfect kasi sa real estate, after mong mabentahan yung tao ng pondo, ng bahay, ng lupa, kailan mo siya uli mababalikan? Maaring hindi na. Pero dahil nagbebenta ka ng life insurance, alam niyo po ba kung naka-loan yun? And most often than not, pag nagbenta ka, laging naka-loan. Karamihan, naka-loan. Requirement ng bangko ang life insurance at fire insurance. So kung 20 years naka-loan yan, meron kang 20 years na rason para balikan yung client mo. No, nakuha niyo po ba 'yon? So kung meron kang 600 clients as we speak right now na hindi mo na mabalikan kasi wala namang pambasta-bastang pambili ng lupa or ng bahay at naghuhulog pa sila dun sa dati nilang binili. O meron ka ng reason para balikan sila. O nako, kapatid, no? Yung hinuhulugan mo, sa akin mo na kunin yung insurance, mas mura sa amin kaysa sa bangko. No? Ako na bahala dyan. O ano yung insurance na yon? Yung tsaka yung home insurance. Eh, total, kinakausap mo na rin naman na bentahan mo ng life insurance, nandun ka sa bahay nila, bentahan mo na rin ng home insurance kung life insurance agent ka. At kung may bahay to, malamang may kotse to, bentahan mo na rin ng car insurance. Diba? So paglabas mo, hindi na lang life insurance yung nabenta mo. Pati home and car insurance. O later on, kapag medyo sanay ka na, eto na yung ginagawa mo, cross-selling. Tatanungin mo, no? Ano bang business mo? Baka kung may-ari pala ng kumpanya yun. O, mas marami kang mabibentang insurance doon. No? So isang upuan, o, dati, para to be efficient, dati life lang hawak mo. Pero ngayon, sa isang upuan, kaya mo nang kukunin lahat, no? Hanggang sa siguro papalayasin ka na, no? Ayaw mong tumigil, no? Okay, so next. Magkano kikitain? Sa kitaan. So for example, si Ma'am Ruth, no? Real estate agent. Alam niyo po ba na si AXA may pinakamurang MRI? O, si AXA. So ngayon, let's say, inoferan mo yung client mo ng DUL, no? Kasi naka-loan yung bahay niya. So as a normal na life insurance agent, i-offer mo muna yung life insurance na kinikerry mo. Kaya lang, problema, pag nakalaban mo yung bangko, DUL ka, yung bangko, MRI yung product, eh yung MRI, mababa talaga yun. Hindi ka mananalo. No? Kung pababaan ng presyo, hindi ka mananalo. Unless, mananalo ka kung mako-convince mo yung client na ang kunin niya is DUL. Pero kung hindi mo ma-convince, no? Last sura mo
bigay mo to. So life insurance, for example, 5 million yung halaga ng bahay niya. So malamang ang loan niyan 5 million. Kung lalaki yan, 17,844 per year. 30 years old. Kung babae yan, 24,000. O ngayon, pag sinabi niya, ang mahal naman, 1 million yung coverage siya, no? Kung namamahalan siya, o pwedeng one-time payment, yung 5-year term. Parang 14,000 na lang per year kung lalaki. Kung babae naman, 95,000, pag dinivide mo ng 5 years, 19,000 per year. So, anong mapapala mo kung ikaw yung agent niyan? Let's say, sa isang buwan, meron kang 8 ganong kliyente. No? Na ang kinuha yung one-time payment na 5-year. Obviously, kung hindi ka, kung license, kung ano ka na, licensed financial advisor ka na ng FWD, Sun Life, sino pa ba yung mga nandito ngayon? Manila Bankers, nandito, no? Tama ba? FWD, Sun Life, Manila Bankers. Kung licensed financial advisor ka na, hindi sa'yo yung 76,000. Kasi as licensed financial advisor, basically, ang pwede mong ibenta, yung kung ano yung kinikerry mo. So, saan ka? Doon pa sa 76,680 times 35% na referral rate or 26,000. Hindi na masama. Hindi na masama. Kesa naman sa napunta sa bangko na wala kang kinita. So, si Provide, parang siya yung kaninang example natin na friend mo na gusto ng kliyente mo ibang product na wala ka. No? So, si Provide na yon. Sureball, meron ng product na yon. No? So far, so good po. So far, so good. Naintindihan naman. Ayan. So, pag license ka, kung halimbawa naman, kagaya ni Ma'am Ruth, wala pa naman siyang license, hindi pa siya licensed financial advisor, pwede ka magpa-licensed financial advisor. Ito po yung makukuha mo, no? 7668. Ito naman tayo sa... So, ito, potential referral income just by selling insurance. So, mapapansin nyo, yung kanina natin, 8 units sold, pag-license, 76,680. Pero kung license ka na sa iba, like na ibang insurance company, meron ka pa ding 26,838. Ito, 8, ah, 8 units sold. Eh, dahil nasanay ka na pag nagbebenta ka ng life, laging may package na car and house. So let's say sa isang bahay, tumubo ka na lang ng 3,000 pesos. May 24,000 ka sa license, may 24,000 ka sa non-license. Walang pinagkaiba. Bakit? Kasi po sa bahay at saka sa kotse, we don't require you to get license. No? We just require you to be a member of Provide. That's it. Hindi mo na kailangan mag-license. Kaya po yung license and non-license, parehas ang nakikita nyo dyan. 24,000. So far, so good po. Ayan. Next na tayo. Alam po, ano. Wala ang akin. Okay. Doon na tayo sa second way of earning credit agents. Why should you rank up? Para po sa tingnan natin 'to, no? So ito po yung nakikita nyo, ito lang po ang ranking or position sa Provide. Member, manager, agency owner. Ulitin ko po ah, member, manager, agency owner. Yan lang po ang position sa Provide. Bakit? Ang goal po ni Provide is not to produce agents. Ang goal po ni Provide is agency owners. Meron siyang referral fee, meron siyang awards and recognition, meron siyang incentives. Pero wala siyang override. Magkakaroon lang po ng override once naging manager ka. Magkakaroon lang ng override once naging manager ka. At meron din tayong quarterly profit sharing. So magkakaroon pa lang ng quarterly profit sharing kapag ka agency manager ka. Agency manager.
At pag agency owner ka, lahat na yan available sa'yo. Available sa'yo yung override, quarterly profit sharing, and annual profit sharing. Nakukuha po ba? Pa-thumbs up nga. Baka nawawala. Baka hindi na nakakasunod yung iba. Nakakasunod pa po ba? Ayan. Maraming salamat, Lay. Kimberly, thank you. No? Okay. So, magkano to sa pera? Magkano to sa pera? Okay, so, ganyan po siya. Ah, sorry. Bago pala yung pera. Na ako. Paano ka mag-rank up? Paano ka mag... Dadaanan lang natin to. Ah. Mabilis lang po. Ah. Hindi natin thoroughly i-discuss to. So, para maging manager ka, meron kang tatlong CIRM. Ibig sabihin ng CIRM, C-Provide po kasi may certification course tayo. Ang tawag dun sa certification course, Certified Insurance Risk Manager, CIRM. A-attend ka nung session, mag-take ka ng exam, pag pumasa ka, CIRM ang tawag sa'yo. So, dapat, para ma-promote ka as manager, meron kang tatlong recruit. Direct mo ha, tatlong recruit na na magiging CIRM. At meron kang tatlong accounts, meaning tatlong insurance na nabenta, no? Personal mo or ng mga na-recruit mo na worth 250,000 pesos. First pay. Pag sinabing first pay, unang bayad. Example, 500,000 annual pero ang binayaran lang semi-annual, 250,000. For promotion purposes, ang ika-count ng referral fee purposes, yung buong 500,000 pa rin ang ika-count. No? Sa promotion lang po, ika-count natin yung 250. In 30 days, no? 3-3-30, familiar si Philip dito, no? 3-3-30, no? Manager ka. Kung gusto mo naman maging agency manager, oh, ayan po yung promotion guideline. Agency owner, ayan yung promotion guideline. Pwede natin pag-usapan yan later on. O hindi na natin papahabain pa yung discussion dyan. Importante lang, makita nyo paano mag-rank up. No? Okay, next, magkano kitaan? Ito na. Let's say member ka. Nakabenta ka ng insurance. Tapos nagkaroon ka ng referral fee. We call it referral fee. Kasi po, dito, hindi naman natin... Kumbaga, hindi naman required na magpa-license ka. So we don't call it commission. You just call it commission pag license ka. In this case, dahil ni-refer mo, dahil hindi ka naman license, ni-refer mo kay Provide, we call it referral fee. Let's say you're a member, no, nagkaroon ka ng referral fee na 1 million. As a member, wala kang override. Wala kang agency manager override. Wala kang agency owner override. Pero let's say manager ka na. So, bigyan natin ng ano, let's say si Imelda yung member, si Ruth yung manager, si Philip yung agency manager, si Kim Apple, member, si, sino nga ba yung member natin? Si Imelda, ano? Na, naka-commission or naka-referral fee si Imelda ng 1 million. Si Ruth, may 100,000 siya doon. No? So ang nagtrabaho si Imelda may 1 million siya, masaya siya. Pero si Ruth may 100,000, masaya din siya. Passive income kasi ang nagtrabaho naman si Imelda. Pero ang agency manager si Philip may 50 mil siya, no? May 50 mil siya. Masaya din siya. Everybody happy. And then happy din si Kim na agency owner. Kasi si Kim may 50 mil din siya. Nakuha po yun, no? O, pero what if si Kim ang nagbenta? O, di kay Kim yung referral fee na 1 million at dahil si Kim ay manager, meron pa rin siyang 100,000 at dahil si Kim being an agency owner, eh definitely, agency manager na rin yan, meron siyang 50,000 at dahil agency owner siya, meron siyang 50,000 pa ulit for a total of 1.2 million. Nakuha po yun. Yan yung override structure natin. Simple lang naman po yan, no? Walang ano dyan. Walang mahirap intindihin, no? Pero ganyan po. At ang maganda dito, no? Kagaya ng nangyayari na ngayon, for some of you na hindi aware, no?
meron po tayong, for example, saan mangyayari na, oh, ito, perfect example, meron tayong Sun Life Unit Manager. Life, no? Dito sa Provide. Pero ang mga nare-recruit niya, iba-iba na. Meron siyang member na taga True Life, meron siyang member na taga FWD, saan yan mangyayari, no? Hindi po yan mangyayari kung saan. Dito lang yan sa Provide. So, Philip, pwede mangyari, IMG ka, pero may recruit ka ng taga True Life, may recruit ka ng taga Sun Life. Kasi kung re-recruitin mo yung taga True Life, re-recruitin mo sa IMG, hindi mo mare-recruit yun. Hindi basta-basta magpapare-recruit yun. Di ba? Hindi mo basta mare-recruit ng mga insurance agent. Pero dito, sa Provide, kaya mong recruitin yun. Kasi hindi nila kailangan umalis kung nasaan sila ngayon. Hindi nila kailangan umalis sa IMG. Hindi nila kailangan umalis sa FWD. Di ba? So, si Provide, idadagdag lang yun. Ganun ka, Lopet, no? So, nandun na tayo sa pangatlong way to earn kay Provide. Train the agents. Train the agents. So, magbibigay ako ng example. So, si Lay naman, si Lay. Lay Rosales. Dalawa kayong Lay ngayon, eh, no? Si Lay Rosales at si Divine. So, for example, si Lay, siya yung trainee. Reading ko, ah. Si Lay Rosales, siya yung trainee. Si Divine, siya yung trainer. Siya yung trainer. So, halimbawa, si Lay, gusto niya mag-close ng HMO. Gusto niya mag-close ng HMO, pero hindi pa siya sanay mag-close ng HMO. So, tatawagin niya si Divine. Maybe si Divine, manager niya, or galing sa ibang team. So, Divine, balita ko, malakas ka mag-close ng HMO, tulungan mo naman ako mag-close. So, si Lay, okay, hindi kakilala siyang company. Ano yun, Divine? Okay po, no worries. Sorry? Okay, sorry, sige, sige. Kala ko, ayan. So, for example, si Lay, sabi niya kay Divine, Divine, kausapin natin yung kakilala kong company, bibili ng HMO. Tapos, ang nangyari, na-close nila yung sale. 15 million yung premium ng HMO. 15 million. So, dahil ang trainer, dito muna kayo tumingin sa isang picture, no, nasa kaliwa. So, yung 15 million, ang commission dyan, or ang referral fee, 10%, 1.5 million yung paghahatian. Paano ang hatian? Delay, na trainee, siya yung makakakuha ng 300,000. Siya yung 1.2. Eh, bakit mas malabay? Kasi po, yung nabentahan ng HMO later on, kung yung kliyente na yon, yung empleyado ng kliyente na yon, for example, ABC Company, yung empleyado ni ABC Company, this oras ng gabi, tumawag, "Ma'am, emergency, kailangan pumunta ng hospital." Ang magsiservice noon, si Divine. Kaya siya ang makakakuha ng mas malaking cut. So ano naman ang naging papel ni Lay? Si Lay, siya lang yung nagturo, "Uy, presentahan mo, Divine, si ABC Company. Kasi kakilala ko yung may-ari." Pwedeng kakilala ko yung may-ari or kakilala ko yung HR. Yun lang ang naging papel ni Lay. O syempre, medyo tutulong pa na rin sa pag-close, di ba? Kasi pag na-close naman yung account, kayong dalawa yung makikinaba. So let's say, nakita ni Lay yun. Uy, ang laki pala ng kita. Pwede bang next year, pag nag-renew yung company, ako na yung mag-service? Pwede. So ngayon, magbabaliktad na sila. Pag si Lay na ang mag-service, kaya yung nakikita nyo sa renewal, si Lay na yung may 1.2 million. O paano naman si Divine? Meron pa din ba si Divine? Yes, meron pa din si Divine. So si Divine na yung na may 300,000. So paano ka kumita dito? So si Divine, dahil naging trainer ni Lay, siya yung nag-service dun sa account. Pagdating ng renew, wala na siyang ginawa kasi si
delay na yung magsiservice eh. Pero si Divine, hanggang nagre-renew yung client, na po yan, no? So far, so good. Na ano naman, nagigets naman po, no? Okay, malapit na tayong matapos. Okay. Before I continue, eto na. Eto na yung sinasabi ko sa inyo kanina na kaninang 8:20. Okay, eto may question pala tayo. Naku, hindi ko na papansin, no? Sorry. Sabi ni Kim, I heard some of motor insurance agents offer installment payments. Do we now offer installment payment for motor insurance? So sige, sagutin natin yung mamaya. Ano po pinakamaliit na coverage for MRI? Depende. Kasi yung MRI, Kim, depende dun sa loan. Depende dun sa loan amount o yung halaga ng lupa or bahay na naka-loan sa banko. So, yun, no? Pero mayroong 1 million, no? Pero, ewan ko kung may bahay pa ba na 1 million. Pero just in case, meron tayong 1 million. O, si Philip, o, kasi bawal daw sila mag-join sa IMG. O, ngayon, pwede mo na silang pa-joinin. O, question, may conflict of interest ba? O, sasagutin ko na po yung question na yun. Kung ang lisensya mo ay life, walang conflict of interest kapag ka mag-carry ka ng non-life or HMO. No, kasi magkaibang lisensya po 'yon, no? Walang conflict. Ngayon, pag sinabi sa 'yong may conflict, ginagawa lang po 'yon ng mga branch managers nyo or mga leaders nyo para hindi lang kayo mawala sa focus. Gusto niya life lang 'yung i-focus nyo. Wala pong masama pag ganun. So it's your decision. No? Ayaw naman nating may kaaway. Okay? So at this point, papakita ko na yung kaninang pre-promise ko sa 20, may pera ka na, no? Malapit na yung 920 eh, no? Papakita ko na. Ayan, paano yung mangyayari? Hindi po yan, hindi, may ano pa rin yan, hindi yan magic, no? Okay. Meron po, currently na nandito sa grupo ngayon, or may kakilalang nagpo-purchase, magpo-purchase, ng motor insurance. Para lang po magamit natin as an example. Meron po bang currently kayo mismo or kakilala ninyo or kahit hindi pa kayo magpo-purchase pero meron kayong sasakyan na familiar kayo kung magkano life in yung motor insurance. Gusto niyo po bang mag-volunteer para lang for the benefit ng mga nandito ngayon? Baka naman po meron. Sige, habang sineset up ko po. Okay, si Imelda. Eh, Imelda, motor ba yung nabili mo o sasakyan? Di ako nag-available sa Honda. Motor ba? As in motorcycle? Tama ba, Imelda? And so, hindi natin alam, no? O baka meron pong ibang may mabigay na, ano, may ibang mag-volunteer. Motor po. Okay, motor. Expander. Click 125. O sige, gawin natin example yan. Yung click 125 at saka itong expander ni Kim. Thank you, Kim, no, for volunteering. So, para makita nyo po. No? So, Kim, habang niloload natin yung proposal generator, itong expander, maaari mo bang ibigay kung anong year model itong expander na ito? Meron na bang tinatapatang insurance quotation? Meron ka bang insurance quotation from another company? Yes. Okay. Magkano? 18,000 daw, sabi ni Kim. Okay. So, tingnan natin. Irarun natin sa ating proposal generator na nagahang ngayon. Hindi ko alam bakit. Pero sige. So, wait lang po ah. Tensya na kayo. Tayo eh. Kaya ano, no? Saglit lang po ito. Kanina nabuksan ko na siya. Nakikita niyo po ba yung aking screen?
Okay, so ito na po. So ito pong proposal generator natin is an Excel file na ibibigay ko sa lahat ng magme-member kay Provide. Sa lahat ng magme-member kay Provide ngayon, ibibigay ko po ito ng mamaya ako nasasabihin kung magkano. Okay? So ayan. So paano siya ginagamit? So currently, pwede kayong mag-quote na magbigay ng quotation for motor and for fire. Hindi pa gumagana yung travel. So, dun muna tayo sa motor and fire. So, ang example natin, o pwede kayo mamili dun sa use, no? Pupunta tayo sa use. Lahat po ito, pipilapan natin, gagawa tayo ng quotation. Pero, for the purposes lang, so i-clear ko muna yung entry natin, for the purposes of our discussion ngayon, yun lang munang may asterisk ang pipilapan natin. So, ang use niya, private, okay, pwedeng commercial, pwedeng public transport at kay Imelda kanina TNBS. Doon muna tayo sa private, no? Classification, ang expander ay SUV, no? Kim, pwede mo bang masabi kung ito ba ay naka currently sige, ilagay ko na lang na ano, naka-loan ba to sa bank or hindi naman? Kung hindi naman, so lagay natin na no. Kung nakalong siya sa bank, lagay mo yes and then piliin mo kung anong banko siya nakalong. Very important to kasi papadala yung insurance coverage dun sa banko kung saan siya nakalong. So in this case, sabi ni Kim no. So not applicable. Sabi niya kanina, ang year model ay 2019. Ang car brand ay Mitsubishi. At ang variant ay expander. Kim, doon sa insurance policy mo, magkano yung lumalabas na coverage or market value nung sasakyan mo na expander? Familiar ka ba? 2019 expander. 500,000 lang. Okay. So, itatype natin 500,000. Yan yung coverage daw ni Kim. Yung expander, ano naman tong yan yung, ano ibig sabihin ng market value? Yan yung insured amount. Yan yung coverage. So, yung halaga ng sasakyan, 500,000. So, pag nakarnap yung buong sasakyan, babayaran si Kim ng 500,000. No? Eh, ganyan. Pag na-total wreck, 500,000. Eh, paano kung yung sasakyan, halagang 700,000? Eh, 500,000 lang yung ibang bayan. Kasi 500,000 lang yung in-insure mo. Eh, ano naman tong BTPL? Kim, familiar ka ba kung magkano yung BTPL na nilagay sa'yo? Eh, tingnan natin kung magkano. Kasi ang choices mo dito ay 50, 75, 100, 150, 200, 250. Ano itong BTPL? Third party liability. Pag naka-aksidente ka sa kalsada, ito yung pambayad dun sa na-aksidente mo. Example, nakabangga ng tao, ito yung pampa-hospital ng tao. Nakabangga ka ng bahay, ito yung pampagawa ng bahay na nabangga mo. O kaya nakabangga ka ng ibang sasakyan, ito yung pampagawa ng sasakyan na nabangga mo. So ngayon, normally, kapag kumukuha ng insurance or para bumaba ang insurance, binababa po ito ng mga nag-ahente ng insurance. Pero hindi rin kasi helpful yon. So, gaya niyan, baba niya ng 100,000, ang bliit nun. Eh, makabangga ka ng isang sasakyan, ubos yung 100,000 mo. Pagka nakabangga ka ng tao, yung injury ng tao, ubos to, pampa-hospital ng tao. Kaya po yung iba pinapatay na. Sorry, no? Kasi pagka pinatay, mas mababa yung kiniklaim. Dahil patay na eh. Pero habang nagpapagaling yan, isipin nyo, nagbabayad ka dyan. Kaya ang idea is for you to have this higher. No, huwag po kayong papayag na bigyan kayo ng mga insurance agent nyo ng mababa. Kasi let's say, na ayaw mong mangyari,
Kesa sa bumanga ka kung wala kang makikiral. So let's say 200,000 ang ilagay ko po dito na BGPL. Ang seating capacity niya ay 7. Okay, ang next papalam sa inyo itong grade. Ano itong booking rate? Ito yung presyo kung magkano mo siya gusto ibenta. Ito yung presyo kung magkano mo siya gusto ibenta. Anong ilalagay mo dito? 1%, 1%, yan, 1% hanggang 5%. Ulitin ko ha, 1% hanggang 5%. So pwedeng 1.1, 1.2, 1.3. So in this case, mamaya ako ilalagay yung booking rate. Meron tayong apat na insurance company na nandito ngayon. FPG, SGI, Cocogen, and Stronghold. Ang makikita nyo sa kanya, premium, kung magkano yung babayaran. Referral fee, kung magkano yung commission mo. Remittance, kung magkano lang yung i-remit mo kay provide. Saka points, no? And then meron tayo dito mga warning. So, yan. So, let's say, ang sabi ni Kim kanina, 18,000 yung insurance niya sa kotse. So, titingnan ko, ilalagay ko at 1.55. Kung hindi mo alam kung ano ilalagay mo, no? Ilagay mo 1.75. Bakit 1.75? Yan yung standard ng insurance commission. Yan yung standard ng insurance commission. 1.75 or 1.55. So, pagka nilagay ko itong 1.75, napansin nyo po, si FPG, 15,000 ang premium na babayaran ni Kim. Si SGI, 14. Si Cocogen, 13. Si Stronghold, 13. Pero ang sabi niya kanina, ang i-offer daw sa kanya ng insurance agent niya ay 18,000. So that means, kung kaya ko pang magpatong, so lalagay ko dito sa top-up, so ang pipiliin ko dito, obviously, ang pipiliin ko dito ay Cocogen. Bakit? Ang premium kay Cocogen, 13,000. Ang referral ay 2,100. Kung FPG naman, 15,000. Mas mataas ang premium, ang referral fee ko mas mababa. No? So sa lahat, Cocogen yung the best. No? Minsan FPG, minsan Stronghold. Pero in this scenario, Cocogen yung the best. Kaya sabi ni Kim, 18,000 ang offer sa kanya. Let's say, yun yung sinabi ni Kim sa akin, anong gagawin ko? So, pinili ko 13,000. So, magkano yung diferensya ko? 18,000. So, magdadagdag ako ng 3.5 dito sa top up. 3.5. Yan. So, close na sa 18,000. So, pag in-offer ko kay Kim, sasabihin ko kay Kim, Kim, 18,000. O, ito, bigyan kita 17,975. Okay na ba sa'yo yun? Siyempre, okay na sa kanya yon. Mas mababa sa 18,000. O, sobrang dikit lang, no? 25 pesos. O, pwede ka magbawas. So, bawasan natin ng 500, 3,000. O, so, 17,300. Kim, nabawasan mo ng 700. 18,000 sa'yo. Yan yung premium ni Cocogen. Yan yung babayaran. Pero tingnan mo yung referral, mga kaibigan. Ruth, meron kang 5,000 kita. 5,000 kita. O kanina, 820, wala kang pera. O paano ka magkakapera ngayon? 925 na. Lagpas na nga eh. Paano ka magkakapera? Sasabihin ko, Kim, total, bibili ka naman ng insurance. Sa akin mo nabilin. Sa akin mo nabilin. Papadala kita ng proposal. So paano ko gagawin yon? Ikiklik ko itong generate proposal. Ayan na. Okay, nakikita po ba? Yan yung proposal ko kay Kim. O, so makikita ni Kim, ito yung babayaran niya pag may taxes, o 20,000. Pero discounted, kuno, discounted ng 3,000, kaya 17,000 na lang yung babayaran mo. No? So ipapadala ko na to kay Kim, ipiprint ko lang siya ng PDF, print ko lang ng PDF para ganyan na maging itsura niya. Diba? Ang ganda ng proposal. Nandyan na lahat. Pati kung saan magbabayad si Kim, no? Nandun sa third page, diyan siya magbabayad, no? Pero dahil kaibigan ko si Kim, pwede ko sabihin sa kanya na, Kim, 17,000 yung babayaran mo sa insurance. I-Gcash mo na lang sa akin, tapos ipapa-issue ko yung policy. So si Kim, nagagawa ko lang to sa kaibigan ko, kapamilya, no?
Pero syempre, kung hindi ko kakilala sa Kim, hindi mag-GCash yan sa akin. Tama? So, diretso magbabayad yan sa, ano, doon sa kaninang nakita niya sa proposal kay Provide. So, let's say, GCash sa akin ni Kim, 17,000. O, di GCash sa akin ni Kim yung 17,000. Ngayon, i-GCash ko naman kay Provide, magkano? Yung 12,000 na lang. O, di ba? Kung na-GCash sa akin ni Kim ngayong 9.26 yung 17,000, mamaya may pera na ako. Kasi i-GCash ko kay Provide, 12,000 lang. Ano mangyayari doon sa 5-1? Hulsa mo na yun. Kita mo na yun. Nakuha niyo po? No? Ngayon, kung marami kang nirecruit at manager ka dito sa Provide, hindi po nakikita dito sa proposal generator na, for example, yung kaninang sinabi ko, na kung halimbawa ako ang manager ni Kim, no? Ako ang manager niya, tapos si Kim, ganito siya kumita, 5,100, may 10% referral fee ako kay Kim, that means may limandaan ako kay Kim sa kita niya, eh kung marami sila, 100, di ba? Ang laki po ng override na yon. So ang goal mo, magpadami ka, bigyan mo ng proposal, pero make sure na manager ka. Tapos bigyan mo ng proposal generator na to para may override ka. No? So ganun lang po kasimple. Okay po ba yun? So ganito din sa fire insurance. No? Pero hindi na natin i-discuss yan. Meron tayong separate training for that. At least nakita mo lang paano kumita sa motor insurance. No? Alam natin sa mga life insurance, yan ang bread and butter natin. Kaya lang, di ba minsan, it takes time. It takes time bago mabigay ang commission natin. So in this scenario, kung ready na yung buyer mo, may pera ka na kagad mamaya. So, that brings me to the end of my presentation. Kung kayo po ba, magtatayo kayo ng isang company kagaya ni Provide, Ma'am Ruth Philip. Diba? Kasi agency ang goal natin eh. Maging agency ka eh. Magkano kaya ang gagastusin mo? So, si Ma'am Ruth muna. Ma'am Ruth, sa tingin niyo po, kung magtatayo ka ng agency kagaya ni Provide, magkano ang pupuhunanan mo? Ang dami nating partners, di ba? Ito yung sistema. Magkano po ang pupuhunanan niyo? Tansya niyo po. I don't have idea. Really. Magbigay lang po kayo kahit magkano, ma'am. Magbigay kayo kahit magkano, ma'am. 100K. Ang tanong ko pala, ma'am, magandang business ba itong napakita ko sa inyo ngayon? Yes. Magandang business ba? Yes. Maari bang yung kagaya niyan? Thank you, ma'am, no? Sabi mo kanina, 100,000. Kaya ko nang bawiin. Malibo na akong kita kay Kim, eh, no? Bawi ka agad. Oh, thank you, ma'am. Ma'am Ruth, no? Thank you. Ikaw naman, Philip. Ating kasamaan from IMG. Kung mag-i-invest ka sa ganitong klaseng negosyo, tansya mo, magkano yung mga magagastos mo? Ganitong lupit na setup. 300,000. So, pero let's say yung opportunity ganyang kalaki at may pera kang 300,000, pupuhunanan mo ba yung ganitong negosyo? Of course, di ba? Yan naman yung tanong eh. O ngayon, wala na po kayong rason para hindi nyo galingan. Bakit? Kasi join us for free. Alam ko mga Pinoy, mahilig sa libre. No? Ngayon, kapag ka hindi pa rin kayo kumita, libre na, wala na po ang problema sa amin. No? So, ngayon, so ito po, Ma'am Ruth, no? Makikita nyo naman po dito, dahil libre na siya, no? Wala po tayong inaagrabyado na dito. Wala na, ano, di ba? Parang libre na eh. So, anong gagawin mo lang? I-scan mo lang ito, yung nakikita mo sa screen mo. Pagka na-scan mo yan, mapupunta ka sa application form para maging member ni Provide. Pero again, kahit libre po yan, wala po tayong pilitan, no? That means, kung ayaw mo mag-member, walang problema. Pero kung gusto mong mag-member at kumita na, no? Pwede ka nang kumita kahit mamaya. Kasi after mong mag-member,
No, basta nasabihan ako ni ate, basta mag-screenshot ka lang na nasubmit mo na yung membership form, no? Tapos i-add ka ni, ako sino man yung nag-invite sa inyo, i-add ka ni Amihan dun sa chat group natin, isi-send ko sa'yo yung link, pati yung video tutorial kung paano mo gamitin yung proposal generator. Sounds like a good deal po ba? Good deal po ba yon sa inyo?